Hello guys, welcome back to my channel. So welcome, kung bago ka lang sa channel ko, welcome na welcome ka dito dahil usapang domestic helper. So guys, so today's video pag-usapan natin yung mga first timer na nagdadalawang isip na mag-abroad. No? Bakit? Kasi sa mga naririnig nilang mga kwento-kwento, sa mga chismis-chismis na kapag pumunta ka doon sa Middle East, is magagahasa ka, mabububog ka, o mamaltratuhin ka. Well guys, ayan, hindi natin masisisi yan, no? Kasi napakarami talaga mga mostly na lumalabas na mga pangit na balita tungkol dito sa Middle East kesa sa mga magaganda, tama? So, nasanay kasi tayong makinig sa mga mali at saka sa mga negatibong mensahe tungkol dito sa Middle East. So guys, isipin na lang natin na lahat ng bansa ay mayroong masasamang tao. Kahit nga dyan sa loob ng bahay ninyo, eh hindi nawawala ang masamang tao. Diba? So kahit saan talaga may masamang tao dyan. So, kung ikaw gusto mong mag-abroad at nagdadalawang isip ka, abay kailangan mong ipunin ang sarili mo. Yan nga sa English, put yourself together. Diba? Kasi kung nagdadalawang isip ka at may pumilit lang sa'yo at nainganyo ka lang mag-abroad, huwag kang tumuloy. Alam mo kung bakit? Kasi baka mamaya may masisi ka pa, may mangyari pa sa'yo hindi maganda dyan sa abroad. Isisihin mo pa yung nag-udyok sa'yo at nagtulak sa'yo na mag-abroad ka dahil lang sa maganda yung kinalabasan ng pag-abroad nila, naging successful sila, o sinabi niya na mag-abroad ka din dito sa parehong bansa, paano kung napunta ka sa amo na hindi katulad ng amo niya? Diba? So, mas magandang mag-abroad ng ito ay galing sa puso mo, bukal sa puso mo, na pagdasalan mo, hiningi mo, pinag-isipan mo ng mabuti. No? Huwag kang mag-abroad dahil sinabi lang nila na mag-abroad ka, maganda doon, o kapatid naman ng amo ko yun, okay lang, o anak naman ng amo ko yung mapupuntahan mo. Huwag, kasi ang tao iba-ibang ugali. No? Maganda pa rin mag-abroad na yung buo yung puso mo na ikaw lang mismo ang nag-desisyon sa sarili mo na gusto mo mag-abroad, kasi mahirap nang manisi ng tao. Diba? At kung mag-a-abroad ka lang rin, siguraduhin mo na yung agency is mananagot kung ano man ang mangyayari sa'yo dyan. Kaya kanilang i-monitor, kaya kanilang protektahan kung ano man ang mangyayari sa'yo. Yun kasi yun lang yung magiging pangalawang kakampi mo, bukod sa sarili mo. Kasi unang-una, ang kakampi mo sa abroad is yung sarili mo lang. Pangalawa, yung agency. No, kasi sino bang wala ka naman kamag-anak dito sa abroad, sino-sino yung lalapitan mo kapag kailangan mo na, siyempre tatakbuhan mo is yung agency. Kailangan yung agency na napupuntahan nyo at a-applyin nyo, siguraduhin yung legit at talagang nag-iniingatan din nila yung mga workers nila, kasi nga sila yung parang magiging pangalawang pamilya nyo doon sa abroad, bukod doon sa pamilya na pupuntahan mo. No, kailangan diyan ka pa lang sa Pilipinas, kailangan isipin mo na kaagad na milya-milyang layo, bundok, dagat ang pagitan sa Pilipinas. Hindi yan basta Maynila lang, abroad yan, talagang para kang lalabas ng ibang mundo. Kasi iba dito, ibang oras. Tapos mag-isa ka lang sa bahay, malungkot. Ganyan pag hindi ka pasanay. Kaya kung nagdadalawang isip ka na mag-abroad, lalong-lalo na dito sa Middle East, pag-isipan mo muna ng mabuti. Huwag kang padalos-dalos, huwag kang magpapadala lang sa mga sinasabi nila at sa nakikita ng iyong mga mata. Kailangan, ikaw sa sarili mo, handa kang isakripisyo ang lahat ng pwede mong iiwan sa Pilipinas. At handa kang magsakripisyo na ibaba ang pride mo at ang ugali mong balasubas. Kung balasubas mga ugali mo sa Pilipinas, kailangan handa mong iiwan yan dyan. Kasi dito sa abroad, iba dito. No, paano ko sinasabing iba? Kasi iba yung takbo ng mga utak ng mga tao dito, hindi katulad sa Pilipinas. No? Ang mga tao at kalimitan is mawala silang common sense, unlike sa Pinoy, na hindi mo pa nga ginagawa, hindi mo pa sinasabi, may masasabi na, ganun, 'di ba?
So, ayan lang guys, no, magdasal kayo palagi, magiging kayo ng sign kay Lord kung kayo ba talaga ay gustong pa-abroad din o talagang ito bang abroad na ito ay para sa inyo. Magdasal kayo. Yun lang. So, maraming salamat sa mga nanonood ng videos ko. So, for more videos, marami akong videos dyan. Likes, subscribe, and share, and comment down below lang kayo guys. I will reply as soon as possible, no, sa mga comment panong ninyo. Thank you so much.